Malamang isa ka sa mga kinilig sa kanila. Pumila ka ba noon sa kanilang mga pelikula? O mas sugid na sumubaybay ng kanilang mga teleserye? Pumunta ka ba sa kanilang mga concert? Bahagi na ang mga love team sa showbiz. Sa videong ito ay ating kilalanin ang pinakasikat at pinakakilala na love teams mula noon hanggang ngayon. The Philippine Showbiz List presents Pinakasikat na Love Teams sa Kasaysayan ng Showbiz. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong sikat na Pinoy love team na umabot ang kanilang hashtag sa Twitter ng 25.6 million tweets noong 2015? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Mary Walter and Gregorio Fernandez. Sina Mary at Gregorio ang sinasabing kauna-unahang love team daw sa showbiz. Sumikat ang kanilang tambalan noong 1920s hanggang 1930s. Nagsama sila sa pelikula na Sa Lumang Simbahan. Nasundan pa ang kanilang tambalan ng mga pelikula na Desperation, Di Masalang at marami pang iba. Binansagan si Mary Walter na the timeless actress dahil namayagpag ang kanyang karera sa showbiz sa loob ng 7 dekada. Si Gregorio naman ay naging award-winning na direktor noong 50s. Rosa del Rosario and Leopoldo Salcedo. Ang tambalan naman ni na Rosa at Leopoldo ay nabuo matapos nilang magtambal sa pelikula na Gamugamong Naging Lawin. Sumikat ang kanilang tambalan noong 1930s hanggang 1940s. Si Rosa del Rosario ang kauna-unahang Pinay na gumanap na Darna sa pelikula. Si Leopoldo naman ay naging 2-time FAMAS award-winning actor at binansagan na The Great Profile. Isa din daw siya sa pinakanaunang mga kayumanggi na artista noon. Elsa Oria and Ellie Ramos. Si Elsa Oria ang binansagan na the singing sweetheart of the Philippines. Sumikat ang kanilang tambalan ng aktor na si Ellie Ramos noon bago pa man ang giyera. Si Ellie ang isa sa best dressed screen idol noong mga panahon na yon. 3 pelikula lamang ang nagawa nilang dalawa pero ang lahat ay tumabo sa takilya. Lucita Guyena and Fernando Poe Sr. Sina Lucita at Fernando ang itinanghal na king and queen of local movies. Nagtambal sila sa pelikula na Punit na Bandila noong 1930. Lahat ng kanilang mga pelikula ay kumita sa box office. Maliban sa pagiging hari ng mga bituin, ay sumikat din si Fernando bilang isang direktor, producer at naging sundalo din siya noong giyera sa Pilipinas. Siya ang ama ng nag-iisang The King na si Fernando Poe Jr. na naging hari din ng pelikulang Pilipino. Corazon Noble and Angel Esmeralda. Mula 1940s hanggang 1950s ay sumikat ang tambalan ng Sampaguita Pictures drama queen na si Corazon Noble at ang kanyang matini idol na partner na si Angel Esmeralda. Nagsama sila sa pelikula na Estrelita. Hindi lang din sila magka-partner sa pelikula dahil pati sa totoong buhay ay sila ang nagkatuluyan. Rogelio de la Rosa and Carmen Rosales. Tinawag ang love team nila Rogelio at Carmen na Mameng at Roger. Sinasabing sila ang pinakasikat at pinakaminahal na love team noong panahon nila. Nagsama sila sa mga pelikula na Takip Silim, Senyorita at Lambingan. Naging trademark na kanilang tambalan ang kanilang romantic scene habang kumakanta sa ilalim ng puno. Tita Duran and Pancho Magalona. Isa pang love team na nagkatuluyan sa totoong buhay ay sina Tita at Pancho. Tumabo din sa takilya ang kanilang mga pelikula gaya ng 3 Puso, Dahil Sa'yo at Milagro ng Birhen. Pareho silang magaling sumayaw at sa mga pelikula nila ay may mga dance number sila na sila mismo ang nag-choreograph.
Mario Montenegro, and Delia Razon. Sumikat naman noong 1950s at 1960s ang tambalan ni Mario at Delia at sila ang mga malalaking artista noon sa LVN Pictures. Nakagawa sila ng 15 na pelikula noon bago ikasal si Delia kay Aurelio Reyes noong 1958. Nestor Divilla and Nida Blanca. Sina Nestor at Nida ang pinakasikat na love team noong 50s. Romantic comedy ang kanilang mga pelikula at parating may musical at dance sequences ang mga ito, gaya ng Waray Waray and May Serenade. Dahil sa kasikatan nila, ay nagkaroon sila ng kanilang sariling TV show, ang The Nida Nestor Show. Luis Gonzalez and Gloria Romero. Late 1950s naman nang sumikat ang love team nina Luis at Gloria. Gumawa sila ng mga pelikula na comedy, pati na din drama, gaya ng Despatsadora, Hutsi Kutsi at Pagdating ng Takip Silim. Si Gloria ang binansagan na Queen of Philippine Movies dahil sa mga pelikula niya na tumabo sa takilya. Romeo Vasquez and Amalia Fuentes. Sina Romeo at Amalia naman ay nagsama sa mga pelikula na Wedding Bells, Isinakdal Ko ang Aking Ama at Siete Amores. Nagpakasal sila noon pero naghiwalay din nang malaman ni Amalia na kasal pala si Romeo sa iba. Susan Roses and Eddie Gutierrez. Minsan din na naging magka-love team sina Susan at Eddie noon. Nagsama sila sa kanilang unang pelikula bilang love team sa Joey, Eddie and Lito. Nakagawa pa sila ng mga pelikula gaya ng Susanang Madaldal, Dali Sisters at Leron Leron Sinta. Susan Roses and Fernando Poe Jr. Sila naman ang mga royalty ng pelikulang Pilipino. Si Susan ang Queen of Tagalog Cinema at si Fernando Poe Jr. naman ang King of Local Movies. Nagsama sila sa pelikula na Ang Daigdig Ko'y Ikaw na naging daan para mabuo ang kanilang love team. Nagpakasal silang dalawa at nakagawa pa ng madaming mga box office hits na pelikula. Nora Honor and Tirso Cruz III. Noong 1970s at 1980s ay sumikat ang rivalry na Nora at Vilma pati na din ang kanilang mga ka-love team. Si Nora ay pinaris kay Tirso. Sila na ata ang may pinakamadaming mga fans bilang love team noon. Tinawag silang Guy at Pip at nakagawa sila ng mga pelikula gaya ng The Musical Teenage Idols, Fiesta Extravaganza at Young Love at madami pang iba. Vilma Santos and Edgar Murtis. Si Vilma at Edgar o Bobot ay tinawag na V at Bot ang kanilang tambalan. Nakagawa silang dalawa ng mahigit 30 movies sa loob lamang ng 5 taon, isang record sa showbiz para sa isang love team. Ang kanilang mga pelikula ay may Pledge of Love, Love is the Two of Us at Now and Forever. Vilma Santos and Christopher De Leon. Pinaris din noon si Vilma sa kay Christopher. Nakagawa sila ng mga pelikula na hindi lang tumabo sa takilya at nagustuhan din ng mga kritiko. Una silang nagsama sa Tag-ulan sa Tag-araw at nasundan ng Masarap Masakit ang Umibig. Gabby Concepcion and Sharon Cuneta. Noong 80s ay ang love team ni Gabby at Sharon ang pinakasikat. Sina Gabby at Snooki Serna noon ang magka-love team pero ang kanyang pelikula kay Sharon na Dear Heart ang sumikat at mula noon ay naging sikat na love team na sila. Ito ang simula ng pamamayagpag ni Sharon bilang box office queen of Philippine movies. Ikinasal sina Gabby at Sharon noong 1984 pero naghiwalay din sila noong 1987. Maricel Soriano and William Martinez. Romantic comedy naman ang tambalan ni Maricel at William. Tinawag sila ng mga fans na Taray and Kulit. Nakagawa sila ng mga pelikula gaya ng Beloved Boys, Pabling at Galawgaw. Naging magkarelasyon din sina Maricel at William noon. Romnick Sarmenta and Cheryl Cruz. Noong 90s naman, sumikat ang tambalan nina Romnick at Cheryl. Pinakilala ang kanilang love team noon sa afternoon show na That's Entertainment. Nagsama sila sa pelikula na Puso sa Puso na nasundan pa ng Langit at Lupa.
Wawi de Guzman and Judy Ann Santos. Ang sikat na child star na si Judy Ann Santos ay pinaris noon sa dancer ng Universal Motion Dancers na si Wawi de Guzman. Nagustuhan ng mga fans ang kanilang tambalan noon at nakagawa sila ng mga pelikula gaya ng Mara Clara the Movie at Paano ang Puso Ko. Julina Magdangal at Marvin Agustin. Nakasama noon sina Marvin at Jolina sa teen-oriented show na Gimmick at ang kanilang tambalan ay isa sa naging pinakasikat na love teams noon. Nakagawa sila ng mga pelikula gaya ng Hey Babe at Loves Kita, Okay Ka Lang. Angelo De Leon at Bobby Andrews. Sa karibal naman na show ng Gimmick na TGIS, sumikat ang tambalan nina Angelo at Bobby. Nakagawa sila ng mga pelikula gaya ng Silaw at Takot Ka Ba sa Dilim. Rico Yan and Claudine Barreto. Ang tambalan nina Rico at Claudine ay umabot ng 7 taon. Naging magkasintahan din sila sa totoong buhay pero nagkahiwalay din sila bago pa pumanaw noon si Rico. Nakagawa sila ng mga pelikula na tumabo sa takilya gaya ng Dahil Mahal na Mahal Kita at Got to Believe. Judy Ann Santos and Piolo Pascual. Sumikat naman noong 2000s ang tambalan nina Judy Ann at Piolo. Nagsama sila sa mga pelikula na kahit isang saglit na talagang tinangkilik ng mga fans nila. Ang iba pang mga proyekto na pinagtambalan nila ay Sa Puso Ko Iingatan Ka at Bakit Di Totohanin. Jericho Rosales and Christine Hermosa. Ang chemistry ni Jericho at Christine sa Pangako Sa'yo ang nagsimula ng kasikatan ng kanilang love team. Tinawag silang Echo Teen at nagtambal sila sa mga pelikula na Forevermore at Ngayong Nandito Ka. Sa pelikula Ngayong Nandito Ka, sila nagkahiwalay bilang real-life couple. Ayon kay Christine, si Jericho ang kanyang first love. Bea Alonzo and John Lloyd Cruz. Noong 2003 ay pinares sina Bea at John Lloyd sa teleserye na Kay Tagal Kang Hinintay. Mula noon ay naging love team sila na naging dahilan para makagawa pa sila ng mga teleserye at pelikula gaya ng Now That I Have You at One More Chance. Dingdong Dantes and Marian Rivera. Bago sila naging mag-asawa sa totoong buhay, mga bankable artist na ng GMA7, sina Marian at Dingdong. Tinawag na Dong Yan ang kanilang love team, nagtambal sila sa mga teleserye na Marimar at Jezebel. Gerald Anderson and Kim Chu. Nagsimula silang iparis noon sa PBB House. Nang lumabas na sila ng bahay ni Kuya, ay nabuo ang love team na Kemerald. Naging sikat ang kanilang love team sa mga teleserye at pelikula gaya ng Tayong Dalawa at Sana Maulit Muli. Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Isa sa pinakamatagal na love team sa showbiz ngayon, ang Kathniel na naging real-life couple din. Nagsama sila noon sa youth-oriented show na Growing Up at serye na Princess and I. Binansagan silang teen king and queen na naging king and queen of hearts ng showbiz. Noong nakaraang taon ay bumida sa magkahiwalay ng mga proyekto sila Daniel at Kath pero ayon sa mga balita ay magbabalik tambalan ngayong taon ang Kathniel. James Reed and Nadine Lustre. Mula sa pagiging couple sa teleserye ay naging totohanan din ang relasyon noon ni James at Nadine na tinawag na Jadeen. Nagsimula ang kanilang tambalan sa pelikula na Diary ng Pangit. Mas sumikat pa ang kanilang tambalan noon nang bumida sila sa teleserye na On the Wings of Love. Naghiwalay nitong taon na to ang Jadeen. Pero nitong nakaraang buwan lang ay napabalitang nagkabalikan na daw ulit sina Nadine at James. Pero wala pang kumpirmasyon mula kina Nadine at James kung totoo ba ang mga espekulasyon ng mga fans. Maine Mendoza and Alden Richards. Sumikat ang tambalan nina Maine at Alden na tinawag na Aldab sa Kalye Series segment ng Eat Bulaga. Noong 2015 ay 55,000 katao ang pumunta sa Philippine Arena para sa benefit concert ng Aldab.
Noong 2015 din, ang hashtag sa Twitter na LWEB for Love ay umabot ng 25.6 million tweets sa isang araw lang na natalo ang hashtag LWEB Most Awaited Date sa loob lang ng 24 hours. Ang kanilang fans naman ay tinawag na LWEB Nation na talagang tumangkilik sa mga pelikula at teleserye ng Love Team. Enrique Hill and Liza Soberano. Nakilala sila bilang Liz Ken. Nagsimula ang Love Team nina Enrique at Liza sa teleserye na Forevermore at nasundan ng Dolce Amore. Nakagawa din sila ng mga pelikula gaya ng Everyday I Love You at My Ex and Wise. Nitong 2020 lang ay nagsama sila sa teleserye na Make It With You na sa kasamaang palad ay nakansela dahil sa nangyaring pandemya ngayon sa mundo. Pero may mga usap-usapan na gagawa ulit ng pelikula ang dalawa. Sino pang mga sikat na Pinoy love teams ang hindi nasama sa aming listahan? At sa lahat ng mga love teams na nabanggit, sino ang pinakapaborito mo? I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!